Dito po natin tuluyang binubuksan ang debating ito. Ang oras po na kanilang gagamitin ay 15 minutes presentation both side and 10 minutes cross-examination both side, then another 15 minutes rebuttal stand both side, and another cross-examination, 10 minutes both side, and then 5 minutes conclusion. Kapatid na John Rex, nasa iyo na po ang oras, 15 minutes presentation, time start now. Okay, so magandang gabi po sa lahat na tagapakinig. Ganun din po sa ating mga kasama na Seventh Day Adventist. So sa gabi pong ito ay ang aming topic po, paano may liligtas ang isang kaluluwa ayon sa banal na kasulatan. So sa topic pong ito ay pag-uusapan namin kung ano yung mga stand ng reliyon na kaaniban ko na Seventh Day Adventist. So hindi na tayo magpatagal pa, so didiretso na tayo. So the way of salvation, or paano mailigtas ang isang tao. Dito sa Efeso 2 versikulo 8, sinabi po dito, sapagkat sa biyaya kayo'y nangaligtas sa pamamagitan ng pananampalataya, at ito'y hindi sa iyong sarili, ito'y kaloob ng Diyos. Hindi sa pamamagitan ng mga gawa, upang sinuman ay huwag magpupuri. So, ayon po dito sa Efeso 2 versikulo 8, na ang kaligtasan, ito ay ibinigay ng Diyos sa pamamagitan ng pananampalataya, ito'y pinagkaloob niya. So ngayon, paano tayo magkakaroon ng pananampalataya? Sabi dito sa Romans 10 verse 17, so then faith cometh by hearing, and hearing by the word of God. So una-una sa kaligtasan, kapatid, na tayo ay makarinig. Ano ang ating marinig? Yung word of God. O paano yan? Kaya may mga evangelist, may mga pastor, may mga mangangaral. Yan po ang tinahasa ng Panginoon na tayo ay tagapakinig. Then pagkatapos na marinig natin ang salita ng Panginoon, babasahin natin ang sa James 1 verse 22, sinabi dito, but ye are doers of the word, not hearers, only deceiving your own selves. So kaya kapatid, pag narinig natin ang salita ng Diyos tungkol sa kaligtasan, so tayo ay hindi tagapakinig lamang, kundi tayo ay tagasunod. Babasahin natin ang Romans 16:16, sinasabi dito, he that believe and is baptized shall be saved, but he that believe shall not be damned. So, kung sa Tagalog po, atin pong i-translate, kasi hindi po ako sanay sa English, na kung sino yung maniniwala at magpabautismo ay maliligtas. So, ibig sabihin, kapatid, sa ating kaligtasan, tayo po ay mayroong gawa. Pero yung gawa na ito, na ating sinunod, yun po ang bunga ng ating pananampalataya. Kaya yung narinig natin ang salita ng Diyos, tayo po ay tumugon sa panawagan. Babasahin ko po yung Revelation 3 verse 20, kasi sa panahon natin ito po ang kalagayan natin na si Jesucristo ay nandyan po sa pintuan nating mga puso. Basahin po natin, behold, I stand at the door and knock. If any man hear my voice and open the door, I will come into him and I will sup with him and he abide with me. So kaya nga kapatid, na kung tayo ay makakarinig sa salita ng Diyos, ang role po natin, tugunan ang panawagan. So, pag tayo'y tumugon sa panawagan, tayo nagpabinyag, ano ang kasunod? Repent, then return unto the Lord, and your sin shall be wiped out, and the time shall replacing shall come. So, from the Lord. So, sabi po dito sa Acts 3:19, na magsisi kayo sa inyong kasalanan. Kaya yung
Yan ang rule na ibinigay ng Diyos sa tao na dapat gagawin. Kaya sa presentation po na aking ibinigay, so kailangan na dito makikita natin na meron talagang gagawin ng isang tao. At saka may mga tao sa Biblia, mababasa natin sa Hebreo 11, verse 7, sinabi dito, at sa pananampalataya ni Noe ng paunang ng Diyos tungkol sa kanyang bagay na hindi nakikita, nadala ng takot, ay naghanda ng isang daong sa ikaliligtas ng kanyang sambahayan. Sa pamamagitan nito ay hahatulan niya ang sanlibutan at naging pagmana sa katuwiran ayon sa pananampalataya. So sa kapanahon na ni Noe, kapatid, siya ay naniniwala sa hindi nakikita. Sino yun? Ang Diyos. Yung kinausap siya ng Diyos, nagumawa ka ng daong. So, anong ginawa niya? Gumawa talaga siya ng daong. Kaya, sa kaligtasan, meron talaga yung part ang tao. Hindi na, sabi ng iba, na pagligtas ka na, ay ligtas ka na, wala ka nang dapat gagawin. Ang Biblia po, kapatid, ay hindi po ito ay magkakontra-kontra. Meron po itong harmonya. So, balik po tayo dito sa James. Sa James 1 verse 23, sapagkat ang sino may tagapakinig ng salita at hindi tumutupad, ay katulad siya ng isang tao na tinitingnan ang kanyang talagang mukha sa salamin. Sapagkat pinagmasdan niya ang kanyang sarili at siya ay umaalis ng dakda ng kanyang nalimutan kung ano siya. So dito maliwanag na sinasabi ni Santiago. Santiago 1:23 hanggang 24 na yung taong tagapakinig lang na hindi sumusunod or walang ano katulad dinadaya niya ang kanyang sarili. Kaya kapatid, itong pinag-aralan natin ngayong gabi, hindi po ito ay sa aking pansarili lamang na pag-aaral, kundi ito po ay batay sa banal na kasulatan. Kasi kung sasabihin natin, kapatid, kung pananampalataya yung pag-uusapan, si ito naman talaga yung sentro. Ang Panginoong Hesus ay meron siyang pananampalataya na isasalba siya ng Panginoon. Na kung naalala natin yung gitem siya doon sa ilang? Anong sabi ng Diablo? Kung ikaw ang anak ng Diyos, tumalon ka sapagkat ang iyong Ama ay magpapadala ng mga anghel. So, na ang iyong paa ay hindi madudurog sa bato. May paniniwala si Jesus Christ. Pero, sinunod niya ba ang sabi ng Diablo? Hindi. Bakit? Alam niyang mapapahamak siya doon. Kaya ang Diyos, naglatag siya kung ano yung part ng tao. Kaya, hindi maaari na sasabihin natin, we are saved. Wala na tayong dapat gagawin pa. Yun po ang hindi maganda. So, hahantong po yan sa presumption na sinasubok natin ang Panginoon. Katulad lang po yan, kapatid, na kung tayo ay, like for example, nahulog tayo sa balon. Tayo'y naniniwala na sa tulad ng lubid, tayo ay maliligtas. Ano ating gagawin? Kailangan hawak tayo dun sa lubid at mag-akyat. So the same din sa ating kaligtasan. Kahit ito'y pinagkaloob ng Diyos, pero hindi lang po hanggang doon ang sinasabi ng Biblia. So kailangan po na meron tayong gawa, pero yung gawa natin ay hindi po natin may pagmayabang na tayo ay nagsitupad sa utos ng Diyos. Tayo ay nakagawa ng mabuti. Yun po ang sinasabi ni Apostol Pablo. Ang ano po diyan na yung ating magawang mabuti or ating pagsunod sa kautosan ng Diyos, yun po ang bunga ng ating pananampalataya. Kasi dito sa John 14:15 sinabi po dito,
Kung ako'y inyong iniibig, tuparin ninyo ang aking mga utos. So diyan na po, isasali po ang kautusan. So, bakit? Revelation 14 verse 12, ang description po ng mga banal. Ito po. Narito ang pagtatyaga ng mga banal, nagsisitupad ng mga utos ng Diyos at ng pananampalataya kay Jesus. So, dito po kapatid, malinaw po. At saka isa pa, ang kautusan, ayon po sa Galatians 3 verse 24 to 25, sinasabi po dito, wherefore the law was our schoolmaster shall to bring us unto Christ that we might be justified by faith. So, sabi po dito na ang kautusan, siya po ang nagdadala sa atin kay Kristo. Oh, bakit tayo iniligtas ng Panginoon? Dahil tayo ay nagkasala. Paano natin malaman na tayo nagkasala? Susunod po ang kautusan. Anong sabi ng Panginoon? Repent ye therefore and be converted. Ano yung pagka nag ano tayo, nagsisi tayo, kasunod yan ang baptism. Pagsunod sa utos ng Diyos para tayo ay hindi magkasala. Pero yung pagsunod na yon, yun ay bunga ng ating pananampalataya sa Panginoon, kapatid. So hanggang dito lang muna aking presentation at magandang gabi po sa ating lahat po na tagapakinig. Sige po, at dyan nagtatapos ang presentation ni kapatid na, ano nga pa ano nito ni kapatid na ano? Ni kapatid na John Rex. Oh, kapatid na John Rex ng SDA. Okay. Sige po, tuloy. Po, John Rex, gumamit po kayo ng Ephesians chapter 2 verse 8 and 9. Tama po ba? Opo. Sa anong paraan daw naligtas ang tao ayon sa Efeso 2? Ayon sa Efeso 2, sa pamamagitan ng biyaya, tayo may ligtas. So, okay. Sa madaling salita, hindi siya sa mga gawa. Yes or no? Kapatid, pag Biblia yung pag-uusapan, moderator's hindi lang po yan time. Moderator's time. Rule number one, sumagot muna ng diretso ayon sa uri ng tanong, gaya halimbawa ng categorical. Categorical po kasi yung kanyang tanong, kaya dapat to categorical ang bago po kayo magpaliwanag. Sumagot muna po kayo ng categorical bago kayo magpaliwanag ng hindi lalampas ng 20 seconds. Pero hindi muna po ako magbibigay ng warning, kapatid, pero pag naulit, magbibigay na po ako. Sige po. Okay, salamat. Question po. Okay, uulitin ko po yung tanong. Sa Efeso 2:8-9, sa biyaya naligtas ang tao. Tama po ba? Opo. Okay. So ayon sa Efeso, sa Efeso 2:9, na hindi sa pamamagitan ng gawa. Yes or no? Yes. Okay. So, kung hindi sa pamamagitan ng gawa, aaminin mo ba na sa pananampalataya lang, ligtas na sila? Ayon sa Efeso 2:8-9. Sasagot po ako, kapatid. So, ang topic kasi natin, kung paano mailigtas ang isang tao, saka hindi lang po itong Efeso ang ginagamit ko. Yung sinasabi po dito na maliligtas sa pamamagitan ng pananampalataya. Pag pananampalataya kasi yung pag-uusapan, kapatid, broad kasi na topic yan. Hindi po tayo mag-stick doon kung ano yung nakasaad sa Biblia. Kasi ang Biblia ay may harmony po yan, hindi po mag-uusapan. Okay. So, gumamit ka rin ng James 1:22. Tama po ba? So sa James 2, James 1:22, sinabi ba dyan na gumawa para maligtas? Yes or no? So ang sabi po dito, babasahin ko yung ano ah, datapwat magiging yes tagatupad tayo ng mga salita. Yes or no po? Moderator's time. Kapatid na John Rex, rule number one, yes or no, kung categorical bago magpaliwalag ng 20 second. Dahil dyan, binibigyan po kayo ng moderator ng isang warning. Sige po, time resume, then question, answer please.
So, ulitin ko bro dyan, Rex. Sa James 1.22 ba? Ay sinabi dyan, gumawa para maligtas ang kaluluwa? Yes or no? Hindi. Hindi. Oh, okay, hindi. Pero, so, thank you. Magpaliwanag ako ha. Bakit hindi? Pero, hindi po ibig sabihin diyan na gumawa para maligtas. Pero kung nawain po natin yung talata, tatapwat, tagatubad tayo ng mga salita, huwag tagapakinig lamang. So, ibig sabihin, kung pag-aralan mo talaga yung ano na yan, tayo ay hindi tagapakinig lamang. May role talaga tayo, kapatid, pagdating sa kaligtasan. Mm-hmm. Okay. So, pero yung ano so, natin, yung role natin, hindi. Inaamin mo ba? Yun yung bunga nasa ng ating pananampalataya. Sige po. Okay. Next question please. Okay. So sa James 2, inaamin mo ba na hindi sinabi diyan na hindi malili na hindi sila hindi sinabi diyan na maligtas sila sa paggawa? Sinabi diyan na maligtas sila sa kanilang nasagot ako ko, Brad, kapatid ha? Oo, hindi sinabi diyan na sa mga gawa ay maligtas. Pero dapat nating unawain yung James 1.22 na hindi tayo tagapakinig lamang. Faith comes by hearing ayon sa ano? Ayon sa Romans 8:17. Next question. Okay. So, sa Romans 16:16 gumamit po kayo. Tama po ba? Ano po kapatid? Sa Roma 16:16 gumamit po kayo, tama po ba? 10:17, opo. 10:17. Hindi, yung sa Roma 16:16 sinabi mo kanina mag-baptize, believe in baptize. Ah, tama po ba? Ginamit niyo? Okay. Ginamit ko po 'yan. Okay. So sa Roma 16:16 ba sinabi doon na water baptism ang tinutukoy doon? Yes, kapatid, hindi po Romans 16:16 po ginamit ko. Mark 16:16. Sorry, Mark 16:16. Sa Mark 16:16 ba ay sinabi doon na water baptism? Yes or no? Wala po akong pinahayag kanina na water baptism. Sinabi ko po, believe and shall be baptized. Nagtatanong po ako, yes or no po? Ano po, teka lang, moderator's time muna tayo. Dito sa ating rule number 4, sa unang cross-examination ng magtatanong ay dapat nakabase lamang sa kung ano ang unang itinindig niyang affirmative o negative. At sa number 5 naman, sa ikalawang cross-examination, sa rebuttal stand po ito mga kapatid, ang sabi dito, dito pa lamang maaaring makapagtanong ng kahit ano batay sa paksa o topic. Kaya change the question please. Okay, sa Roma, sa Mark 16:16. Anong baptism ang tinutukoy dyan? Wala pa akong ginamit. Ang sinabi ko lang po, believe and it is baptized. Yun lang po. Wala pa akong dinagdag. Po, ginamit nyo ang baptized na salita dito ayon sa talata. So, ang tanong ko, anong baptism ang tinutukoy dito? Hindi ko po, ang i-present ko lang po dyan kapatid, yun po ang baptism. Hindi ko po binanggit kung anong klaseng baptism. Moderator's time muna. Moderator's time. Moderator's time tayo kapatid. Stop the clock. Rule number 4. Sa unang cross-examination ng magtatanong ay dapat nakabase lamang sa kung ano ang unang itinindig ng affirmative o negative. Batay sa aking pakikinig, binanggit niya yung baptize. Pero hindi naman niya yun talaga ang nakabatay doon sa kanyang tindig sa affirmative o yun sa kanyang presentation. Kaya nga sabi ko, change the question please. Okay. Di ba pwede yun kasi ginamit niya yung marks. Magtatanong lang naman ako kung anong baptize ang tinutukoy doon. Oh, sige po. May ano ka ba kapatid na John Rex? May objection ka ba? Counter objection. Moderator, wait lang. Kasi gumamit kasi siya ng Mark 16:16. Ang tinanong ko dito, kung anong baptism
Baptize ang tinutukoy dito? Anong baptism ang tinutukoy? Yun lang yung tanong ko. Hindi ako lumayo sa topic. Yun lang po. Opo, opo. Kapatid na kapatid. John Rex, meron po ba kayong counter-objection? Objection po, kapatid. Ang ano kasi, kapatid, hindi po tayo nagpupukos sa baptism lang. Hindi po tayo nagpupukos. At saka hindi ko rin po binanggit sa aking pahayag kanina na baptized in water or spirit. Hindi po yun. Dapat yung question ay nakabatay doon sa topic ko. At kung ano yung i-present ko, ganun lang po, kapatid. Sige po. Moderator's decision, final decision, change the question, please. Okay, change. Okay, last question dito sa Mark 16:16. So, inaamin mo ba na hindi mo alam kung anong klaseng baptism ang tinutukoy dito? Yes or no? So, kapatid, alam ko kung anong baptism, pero hindi ko kasi gi-present yung baptism kasi hindi lang kasi yun po yung topic. Yes or no po? Ang topic po kasi, paano maililigtas ang isang kaluluwa ayon sa Biblia. Nakot ko lang yung baptism kasi isa yun sa sinasabi dito. So, hindi mo talaga alam kung ano? Yun po ang sagot ko sa... Teka lang. Moderator's time muna, kapatid, tayo. Moderator's time muna. Teka lang. Ayusin natin yung pag-uusap. Ganito na lang gawin natin. Para fair naman ha, para fair. Sabi ko kasi kanina, change the question please. Pakipalitan na lang yung question. Kasi yung kinote niya na baptize, yun ay nakakote lang dahil nakalagay dun sa talata. Pero hindi talaga yun yung pinaka-present niya. Yun yung nakita ko kasi doon sa objection niya kanina eh. Kaya papalit na lang ho ng question. Ngayon oh, yung kapag nagsasalita ho yung isa, pumapasok po kasi yan doon sa wag mag-interrupt sa rule number 3. At pag nagsasalita naman ho na kumbaga ay nagkakaroon ng comment o nagkakaroon ng side comment, sa rule number 7 naman po yan papasok. Pero hindi ako muna magbibigay ng warning sa iyo, kapatid na Larry. Moderator's final decision, change the question, please. Okay, thank you. So, Bro John Rex, inaamin mo ba na kailangan ng bautismo para sa kaligtasan? Inaamin ko kasi yun po ang sinasabi doon. Na believe and be baptized shall be saved. Yun po. So, balik tayo sa Efeso. Anong sabi sa Efeso patungkol sa kaligtasan? Sa pananampalataya ba o sa pamamagitan ng gawa? What side? Efeso 2:8-9. Hindi pwede pananampalataya lang? At saka isa pa, kapatid, magsasagot mo na ako ha. Hindi lang po yung Efeso kasi yung ginagamit sa topic na ito. Sige, ano muna, ano tayo? Dalawa po. Next question. Ilang oras na po, moderator? 2 minutes and 46 seconds. Okay. Last na tanong lang siguro. So, ilan ba ang tagapagligtas nyo, mga SDA? Ay, hindi po yan ang topic, kapatid. Hindi po yan ang topic. Ang topic po natin, paano mailigtas ang isang tao ayon sa Biblia. Sige po. Ayon po yun sa topic, yung tanong ko, si ilan ang tagapagligtas? Kasi patungkol sa kaligtasan kasi itong topic. Sige po, ganito po. Counter objection please muna bago tayo magsalita. Kapatid na John Rex, counter objection please. Kung may counter objection daw. Apo. So, ano po kasi topic namin, paano mailigtas ang isang tao? Apo. Ayon sa ang kanyang kalawang Biblia, hindi po namin pinag-usapan kung ilan ang maliligtas. Okay po. So yung katanungan niya, hindi po ako sa aking gi-present. Moderators muna tayo.
Yung tanong niya kasi na ilan ang ligtas, ang totoo, pasok yan sa topic ninyo. Kasi binabasa ko yung topic ninyo, paano maliligtas ang kaluluwa. Kaya tinatanong niya kung ilan. Kaso, hindi niya pa yun inilatag sa presentation ni kapatid na John Rex. Kaya sabi dito sa ating rules, sa unang cross-examination ng magtatanong, dapat nakabase lamang sa kung ano ang unang itinindig ng affirmative o negative. Pwede siguro yan itanong sa ikalawang cross-examination dahil may kinalaman naman yung kanyang tanong sa paksa o topic. Kaya ang moderator's final decision natin, next question tayo. Okay po, putulin ko na po yung oras ko, moderator. Okay po. Sige po, at dyan nagtatapos ang unang pagtatanong ni kapatid na Larry Arias. Kapatid na Larry, handa na po ba kayo sa iyong presentation? 15 minutes. Yes po. Kapatid na Larry, time start now. Ayun, mapagpalang gabi po sa bawat isa sa atin, lalong-lalo na po sa moderator natin at sa mga taga-panood. At sa pagkakataong ito, sa gabing ito ay patutunayan ho natin, i-present ho natin ang tunay na doktrina pagdating sa kaligtasan ayon sa Biblia. Kaya ang topic namin is paano maligtas ang isang kaluluwa ng tao ayon sa Biblia. Kaya ngayon, sa pagkakataong ito, atin hong ipapaliwanag sa inyo kung paano maligtas ang isang kaluluwa ng tao mula sa kapahamakan sa impyerno tungo sa kaharian ng Diyos. So, sa mga tanong ko kanina mga kapatid, nakakalungkot man pero wala hong naitayo, hindi ho naitayo ng ating opponent yung kanyang tindig ayon sa kaligtasan, ayon sa biblical na kaligtasan. So, sa tanong ko kanina sa kanya, sa Ephesians, pinamin niya na ang kaligtasan ay sa pamamagitan ng pananampalataya. Malinaw sa Ephesians na ang kaligtasan sa pananampalataya pa lang, ligtas na ang tao. Hindi niya binasa yung Ephesians 2:10 na yung mga ligtas sumampalataya sa Panginoong Hesus ay inutusan na gumawa ng mabuti, hindi para maligtas kundi ligtas na mga kapatid. Kasi kung wala kang pananampalataya, walang kwenta ang mga gawa mo sa Panginoon. Ay, kung wala kang pananampalataya, walang kwenta ang mga gawa mo sa Panginoon. Basahan lang yan sa harapan ng Diyos. Kaya ang inutusan ng Diyos na gumawa ay yung mga sumampalataya, yung mga ligtas na sumampalataya sa Panginoon. Kaya malinaw sa Ephesians 2:8-9 na ang kaligtasan pala ay sa pananampalataya lamang sa Panginoong Hesukristo. Malinaw din na hindi sa mga gawa, inamin ng ating kalaban yan, na ang kaligtasan ay hindi sa mga gawa. Gumamit din siya ng James 1:22 na ang kaligtasan daw sa pamamagitan ng pagsunod ng kautusan. Maraming talata sa Biblia mga kapatid na ipipresent ko sa inyo mamaya na ang pagiging justified, ang pagiging kung paano maligtas ay walang kasamang gawa. Maraming talata patungkol dyan sa Biblia. So hindi niya napatunayan na yung James 1:22 ay kailangan ng gawa para maligtas. Yun ay tumutukoy sa mga Kristiyano na, sa mga sumampalataya na inutusan silang gumawa ng mabuti dahil sila ay anak na ng Diyos. Kasi imposible, kasi napakapangit tignan kung tinasabi mo sa iyong sarili na ikaw ay sumampalataya sa Panginoon pero hindi ka gumagawa ng mabuti. Kaya sabi din niya sa Mark 16:16, kailangan ng bautismo. Pero hindi niya masagot kung anong bautismo ang tinutukoy dito sa Mark 16:16. Hindi niya maibigay yung kung ano, water baptism ba? Or baptism of the Holy Ghost? Kasi alam natin na ang nakakapagligtas kapatid ay yung baptism of the Holy Ghost. Kasi kapag sumampalataya ka sa Panginoong Hesukristo, isisealed ka ng banal na Espiritu Santo. Kung water baptism lang kapatid, ilang beses ka kailangan mabautismuhan para maligtas? Kasi hindi perpekto ang tao. At ang bawat kasalanan ay kamatayan ang kabayaran sa atin. So kung baptism o water baptism ang tinutukoy dito, ibig sabihin pala makasalanan si Kristo at kailangan niyang maligtas kasi nagpabautismo siya. Mali po yung pagkaunawa dito sa Mark 16:16.
kaya hindi tayo naniniwala na ang baptism ay kasama sa kaligtasan. Kaya paano nga ba maligtas ang isang tao, ang kaluluwa ng tao mula sa kapahamakan sa impyerno tungo sa kaharian ng Diyos? Kaya kami naniniwala kami. Debate po pa ito? Debate? Debate? Naniniwala kami na ang kaligtasan ay nasa Panginoong Hesus lamang. Kasi sinabi sa Biblia, sa Matthew 1:21, "And thou shalt call his name Jesus, for he shall save his people from their sins." So, ang Panginoong Hesukristo nagkatawang tao upang maipako sa krus, upang bayaran ang ating kasalanan, upang tubusin tayo, kaya ang Panginoong Hesukristo ang gumawa ng kaligtasan ng tao. Hindi ang tao ang gumawa ng kaligtasan para sa kanyang sarili. Kasi kung kayang iligtas ng tao ang kanyang sarili, wala nang dahilan para bumaba ang Panginoong Hesukristo mula sa krus, mula sa langit upang mamatay para sa ating kasalanan. Kaya ang dahilan kung bakit ang tao ay walang kakayahang makapasok sa kaharian ng langit sapagkat ang lahat ng tao ay makasalanan. Kasi nga ang pinunta ng Panginoong Hesukristo dito ay tayong mga tao na makasalanan sa kanyang harapan. So may dahilan ang Diyos kung bakit siya bumaba mula sa langit upang iligtas tayong mga makasalanan. At inaamin natin yan lahat na ang lahat ng tao ay makasalanan sa harapan ng Diyos. Kasapagkat yun ang sabi ng Biblia. Ang sabi sa Romans 3:10, "There is none righteous, no, not one." Kung babasahin natin ang context, lahat daw ng tao ay makasalanan sa harapan ng Diyos. At dahil ang lahat ng tao ay makasalanan sa harapan ng Diyos, kailangan natin ng righteousness ng Diyos. Sapagkat ang tao ay walang sariling righteousness para iligtas niya ang kanyang sarili mula sa kapahamakan sa impyerno. Kaya nga sabi sa verse 23, "For all have sinned and come short of the glory of God." Dahil sa kasalanan ng tao, hindi natin abot ang kaluwalhatian ng Diyos sapagkat banal ang Diyos, tayo ay makasalanan. So naniniwala kami na ang kaligtasan ay hindi sa aming sarili sapagkat inaasa namin ang kaligtasan kung ano ang nagawa ng Panginoong Hesukristo sa krus ng Kalbaryo. Kasi kung kaya nating iligtas ang ating sarili, hindi na dapat bumaba ang Panginoong Hesukristo mula sa langit upang tubusin tayong mga kasalanan. Kasi kaya naman pala nating iligtas ang ating sarili sa pamamagitan ng kautusan. Kaya dahil hindi abot ng tao ang kaluwalhatian ng Diyos, dahil sa kasalanan, kailangan muna ng tao maging righteous sa kanyang harapan, sa harapan ng Diyos. Kaya ang sabi sa Biblia kung paano maging righteous, ang sabi sa Biblia, kailangan natin ang Panginoong Hesukristo. Kaya kung babasahin natin sa verse 22 ng Roma 3. Basahin natin. Roma 3. Marinaw dito na ang tao ay walang kaluwalhatian para sa kanyang ikaliligtas. Kaya kailangan niya ang kaluwalhatian ng Diyos upang sa kanyang ikaliligtas. Sa Roma 3. Roma 3:22. Ito ang sabi dito. "Even the righteousness of God, which is by faith," hindi sinabi dito kapatid na ang righteousness of God ay sa pamamagitan ng kautusan. Ang sabi dito, "Even the righteousness of God, which is by faith of Jesus Christ unto all and upon all them that believe." So ang righteousness ng Diyos ay sumasa kanila sa mga sumampalataya. Hindi sinabi doon, ang righteousness ng Diyos sumasa kanila na gumawa ng kautusan. Sa pananampalataya pa lang kapatid, is justified ka na sa harapan ng Diyos. Walang talata sa Biblia na ikaw ay na-justified sa harapan ng Diyos dahil sa pagsunod mo sa kautusan. Wala akong sinabi dyan. So, ang sabi dito, "Even the righteousness of God, which is by faith of Jesus Christ, unto all and upon all them that believe, for there is no difference." So, ang righteousness of God pala, mga kapatid, is naroon sa mga sumasampalataya. Hindi sinabi dito na naroon sa mga sumusunod sa kautusan. At yan ang patunay na ang tao
ay kailangan niya ang Panginoong Hesukristo para sa kanyang kaligtasan. At ang pananampalataya, kapatid, ay hindi ho yan kasama sa makautusan. Kaya ang kaligtasan ay by the law of faith, yun ang sabi sa Romans 3 pa rin, na ang kaligtasan ay sa pamamagitan ng pananampalataya at hindi sa kautusan ni Moses. Kaya sabi sa Biblia, for the law was given by Moses, but grace and truth came by Jesus Christ. So dahil sa Panginoong Hesukristo, siya ang naipako sa krus para sa ating kasalanan upang iligtas tayo sa kapahamakan sa impyerno. Kaya ang gagawin ng na tao ay sumampalataya sa Panginoong Hesus sa kanyang nagawa sa krus ng Kalbaryo upang tubusin tayo sa kanyang banal na dugo at maligtas tayo mula sa kapahamakan. Kaya sinabi ko sa kanina, kung ang tao lang ay kayang iligtas ang kanyang sarili mula sa kapahamakan sa impyerno, walang dahilan ang Diyos para bumaba pa siya para sa atin. Kaya nga sabi sa Biblia, I came not for the righteous but sinners to repentance. So kailangan nating sumampalataya, magsisi sa ating kasalanan na si Kristo lamang ang makakapagligtas sa atin. Kaya kaming mga Baptist, ang aming kaligtasan ay ibinasin namin kung ano ang nagawa ng Panginoong Hesukristo sa krus ng Kalbaryo at hindi sa pamamagitan ng aming mga gawa. Kaya tama ka kapatid na John Briggs na sa Efeso 2 verse 8 and 9, for by grace are ye saved through faith, and that not of yourselves, it is the gift of God, not of works, lest any man should boast. So hindi pala sa mga gawa mga kapatid na ligtas ang tao, kundi sa pamamagitan lamang ng pananampalataya ng tao sa Panginoong Hesus. Ano ang sabi nila Paul? Walang silabi sila Paul doon nung tinanong sila ng isang jail guard, ano ang gagawin ko upang maligtas? Ang sagot ho nila Paul, believe on the Lord Jesus Christ and thou shalt be saved, kapatid. Pananampalataya pa lang kapatid, ligtas na ang tao. Ngayon, sinabi mo kanina na kailangan ng gawa. Ang gawa ho ay bunga ng pananampalataya. Tama ka kapatid. Bunga ng pananampalataya sapagkat ang paggawa ay bunga ng kaligtasan. Kaya nga sabi sa verse 10 ng Efeso 2 na we are workmanship created in Christ Jesus para to ordain to do them, para gawin ang mga bagay na nakakalugod sa harapan ng Diyos. Ang sabi ba sa Matthew 5:16, let your light so shine before men that they may see your good works and glorify your Father which is in heaven. So ang mga ligtas, sinabihan, inutusan na gumawa ng mabuti dahil sila na ay ligtas, dahil sila na ay anak ng Diyos, upang sa kanilang paggawa ng mabuti ay hindi para sa kanilang ikaliligtas, kundi upang maluwalhati ang kanilang Ama, ang kanilang Diyos na self na nasa langit. So yun ho ang basihan sa Biblia sa pananampalataya. At sa second stand ko po mamaya, patutunayan ko na ang gawa ay wala talagang partisipasyon sa kaligtasan ng tao. Wala ni isang gawa na partisipasyon sa kaligtasan ng tao. Sapagkat ang kaligtasan ay perpektong nagawa ng Panginoong Hesukristo. Kaya kung kailangan pa ng gawa mo para maligtas, inaamin mo na kulang-kulang ang nagawa ng Panginoong Hesukristo sa krus ng Kalbaryo upang bayaran tayong mga makasalanan. So, ang Panginoong Hesukristo ay siyang napako sa krus para sa atin. Sabi nga sa Biblia, for whosoever shall call the name of the Lord shall be saved. Walang sinabi doon kapatid na kung sino mang sumampalataya sa Panginoon, sino sumampalataya sa Panginoon at magpa-baptismo at magpa-church membership ay maligtas, kundi sa pamamagitan lamang ng pananampalataya ng tao, ang tao ay maligtas. Walang ibang sampalatayaan. Hindi ang ating gawa, ang ating basihan sa kaligtasan, kundi ang Panginoong Hesukristo lamang, sapagkat siya ang nabayubay sa krus para sa ating kasalanan. Sapat na po yun ang kanyang nagawa para sa ating ikaliligtas. Ang gawin na lang, yung the law of faith. Conscience mo toward God na aminin mo na si Kristo ay namatay sa krus para sa ating kaligtasan. At yan ay, ang pananampalataya na yan, ay hindi kasama sa kautusan. Yan ang sabi sa Galatians 3:12. Na ang faith
ay hindi kasama sa kautusan, kapatid. So kung may mabasa ka na ang kaligtasan ay may partisipasyon ang kautusan, mali ho. Sapagkat may sinabi ho sa Biblia na pananampalataya lang ho ng tao, maligtas ang kanyang kaluluwa mula sa kapahamakan sa impyerno, kapatid. So maganda yung mga talatang ginagamit mo kanina, sapagkat ginagamit din ho namin yon. Pero hindi namin yon binabasa para sabihin kailangan gumawa para maligtas. Sapagkat kailangan gawin yon sapagkat ligtas na. Kasi sabi sa Biblia, malinaw, pananampalataya pa lang, ligtas na ang tao. At hindi sa mga gawa, sabi doon sa verse 9 ng Efeso 2:9. So kami mga Baptist ay matibay ang paniniwala ayon sa Biblia na ang kaligtasan ay wala sa mga gawa ng tao. Kasi malinaw naman na ang Panginoong Hesus Kristo talaga ay namatay para sa ating kasalanan. Kaya nga sabi sa Biblia, not of works, lest any man should boast. Baka maipagmamayabang mo na ikaw ay naligtas dahil sa iyong sariling kakayahan. Kundi ang tao dapat ay babasi sa kakayahan ng Diyos kung paano tayo iniligtas mula sa kapahamakan tungo sa buhay na walang hanggan. Kaya sinabi sa Romans 1:16, For I am not ashamed of the gospel of Christ, for it is the power of God unto salvation. Ang gospel ho ay tumutukoy sa crucifixion ng Panginoong si Kristo, paglibing at pagkabuhay muli. Siya ay namatay, inilibing at nabuhay muli. At yun ang dapat sampalatayaan natin, na si Kristo ay namatay para sa atin. Kaya maraming salamat. Tami na po, moderator. Ay, maraming salamat. Yun po yung tindig ko. At ang pananampalataya ay sapat na po. Okay, para time na pala. Hindi ko napansin. Sige po, at dyan nagtatapos si kapatid na Larry ng Baptist sa kanyang presentation. At dumako naman tayo para sa cross-examination ni kapatid na John Rex Ladaran ng SDA. Kapatid na John Rex, handa na po ba kayo para sa iyong pagtatanong? Okay. So, sige, ang una po pong tanong ko po. Ang una ko pong tanong, kasi sabi mo kanina, hindi sa mga gawa ay tayo maliligtas. Ginamit mo nga yung Efeso. Mm-hmm. Ay, yung Efeso 2. Ginamit mo kanina. So, sinabi ba dyan na wala na tayong dapat pang gagawin kasi tayo ligtas sa biyaya? Hanggang doon na lang ba talaga dyan, yung kapatid, ligtas na sa... So, at sabi okay, mo rin kanina... Sasagot na ako? Sige. Sige, sige. Teka lang. Teka lang. Sagot ka na muna, bro. Sige. Ang sabi kasi sa Efeso, kapatid, na ang tao ay ligtas na sa pananampalataya. We are saved by grace. Ligtas na. And not of works. Malinaw na hindi sa mga gawa. Ligtas na nga sa pananampalataya eh. Yun, yung works doon ay bunga ng kaligtasan ng pananampalataya. Tama yung sinabi mo kanina. Hindi para maligtas, kundi sila'y anak ng Diyos. Eh, so, pangalawang tanongan. Okay, next sabi question, mo kanina, please. Sabi mo kanina na tayo iligtas na. So, tapos ginamit mo pa yung Matthew 5:16. Alin ba talaga ang totoo? Kasi sabi mo, hindi sa ating mga gawa. Tapos sinabi mo dito doon, na pag ang tao iligtas na, let your light so shine before men that they may see your good works and glorify your Father. Payag mo kanina na tayo'y wala nang gagawin. Alin ba talaga doon ang tama? May gagawin pagdating tayo o wala? Pagdating sa kaligtasan, kapatid, pananampalataya sa pamamuhay Peter, bilang anak ng Diyos, kailangan ng gawa. Ulitin ko ang tanong. Sabi mo kanina, sa pamamagitan ng pananampalataya, tayo ay maligtas. Hindi na tayo, wala na tayong gagawin pa. Pahayag mo kanina. Tapos ginamit mo yung Matthew 5:16 na let your light so shine before men that they may see your good works and glorify your Father. Ang tanong ko po, kapatid, kailangan pa ba ng gawa o hindi na? Kasi tayo ay ligtas na. Kailangan po ng gawa, hindi para maligtas, dahil sila ay ligtas na at anak na ng Diyos upang maluwalhati ang Diyos sa kanilang mga gawa. Wala namang diyan sinabi na para maligtas ka, kundi para maluwalhati ang Diyos. Kasi hindi talaga maluwalhati ang Diyos kung ang iyong pamumuhay
ay hindi naayon sa kalooban ng Diyos. Okay, sa kapatid, so inamin mo ngayon na hindi lang hanggang pananampalataya talaga tayo. Tayo ay kailangan ng good works para ay makalugod-lugod ang Panginoon. Confirmation lang po, kapatid. Alin po ba talaga ang tama talaga na gagamitin? Faith without ayun, works or faith with works? Ayun, sinagot ko na kanina, bro, na pagdating sa kaligtasan, pananampalataya ng tao ang kailangan ng Diyos. At sa pamumuhay bilang Kristiyano, para maluwalhati ang Diyos, kailangan niyang gumawa ayon sa kalooban ng Diyos, hindi para maligtas, dahil hindi dahil para maligtas, kundi dahil ligtas na sila. Okay. So ibig mong sabihin na yung mga maliligtas kailangan ng good works. Tama po ba? Hindi po tama, sapagkat wala akong sinabing ganun. Ang sinabi ko doon, yung mga kasi ang maliligtas, yung mga Teka lang, moderator's time. Nakalagay sa rule number 3, huwag mag-interrupt sa nagtatanong o sumasagot habang ito'y nagsasalita pa ng ayon sa oras na nakalaan sa kanya. Kapatid na Larry, may isa na naman kayong warning. Yan po ay nasa rules natin. Sige po, answer please. 9 seconds. Paulit po ng tanong. Okay, so ang tanong ko, kasi ginamit mo yung Matthew 5:17, 5:16 eh, na let your light so shine. Tapos sabi mo, yung mga gawa natin ay hindi makapagligtas. So bakit pa kailangan ng good works, yung mga mananampalataya na tayo ligtas sa biyaya? Okay, malinaw ang sagot ko kanina, kapatid. Kailangan ng good works ang pamumuhay bilang Kristiyano upang maluwalhati ang Diyos. Hindi para maligtas ka, kundi gumagawa ka dahil ikaw ay anak na ng Diyos. Kasi sa pananampalataya pa nga lang, ligtas na ang tao eh. Okay, okay, okay. So, ibig mo bang sabihin dito sa Ephesians 2 ay kontra doon sa iyong ipinahayag? Kasi ginamit mo na ano, na hindi sa pamamagitan ng ating mga gawa, tayo mga ligtas, kundi sa pamamagitan ng pananampalataya. Tapos ngayon, sinabi mo, na para malugod yung Panginoon, kailangan ay gagawa tayo ng good works. Alin ba talaga doon, kapatid? Gagawa o ngayon, hindi? Malina po yung sagot ko, kapatid. Sa Ephesians 2, sinabi doon, ligtas sila sa pananampalataya. Moderator's time. Categorical question, rule number 1, gagawa o hindi? Sasagot muna ng categorical bago magpaliwanag ng 20 seconds. Kapatid na Larry, meron po kayong isang warning. Sige po. Okay, sasagutin ko. Oh, hindi ho gagawa para sa kaligtasan. Ipaliwanag ko. Kasi sa Efeso, sinabi mo kanina, sa pananampalataya pa lang, for by grace are you saved through faith. Ligtas na sila, sumampalataya na. Not of works, hindi sa mga gawa. Ngayon, bakit kailangan gumawa? Dahil sila na ay anak ng Diyos upang maluwalhati ang Diyos. Hindi para maging maligtas sila, kundi para maluwalhati ang Diyos sa kanilang mga gawa. Yun ho, malinaw. Okay. So ito ay confirmation lang ha. So ibig mong sabihin, para tayo makapalugod sa Panginoon, kailangan susundin natin ang utos. Tama po ba? Kailangan ng utos. Tama po. Kailangan sundin ng utos para maluwalhati ang Diyos. Pero pagdating sa kaligtasan, pananampalataya ng tao ang kailangan ng Diyos. At ipapakita ko sa iyo mga verses mamaya. Okay, kapatid. Kasi yung sasabihin mo susundin ang utos, tapos sabi mo kanina, sa pamamagitan ng biyaya, at hindi sa ating mga gawa tayo maliligtas, alin ba talaga ang dapat gagawin ng tao kung gayon? Ayun, malinaw yung sagot. Hindi po ba talaga? Kapatid, tapusin ko muna ha. Alin ba talaga yung pahayag mo? Faith without works or faith alone? Ayun. Okay na po, sasagot na ako. Oh. So, pagdating sa kaligtasan, kapatid, nilinaw ko, pagdating sa kaligtasan, ang kailangan ng tao ay pananampalataya. Malinaw sa Ephesians 2:8 na sila ay ligtas na sa pananampalataya. Ngayon, kung itutuloy mo ang pagbabasa sa verse 10,
ang iyong mga sumampalataya na ligtas na inordained pala para gumawa ng kautusan, hindi para maligtas, kundi dahil sila ay anak na ng Diyos. Yun po yung kapatid, malinaw ang Biblia. Okay, kapatid. So, ito. So, inaamin mo ngayon na ang mga anak ng Diyos ay kailangan susunod sa utos. Ay, inaamin ko po na kailangan sumunod sa utos kasi anak na ng Diyos, pero hindi para maligtas kasi nga, para nga, dahil nga sila ay anak na ng Diyos. Isa pa kapatid, kasi ginamit mo yung ano eh, hindi sa ating pamamagitan ng mga gawa tayo mailigtas. Eh bakit pa tayo susunod sa utos? Alin ba talaga yung inyong paninindigan? Faith alone or faith without faith with works? Alin ba talaga? Ah, sige. Oh, okay na. So, pagdating sa kaligtasan kapatid, malinaw yung sagot ko, pagdating sa kaligtasan, pananampalataya ng tao ang kailangan ng Diyos. Sa pamumuhay bilang Kristiyano, kailangan ng Diyos ang iyong gawa, hindi para maligtas, kundi para maluwalhati ang Diyos na iyong sinasampalatayaan, sapagkat hindi maluluwalhati ang Diyos kapag ang iyong pamumuhay bilang anak niya ay hindi naaayon sa kanyang kalooban. Yun po yun, malinaw. Okay, sige. Ito, kasi ginamit mo yung ano. Ah, sige. Kasi ginamit mo yung ano, ginamit mo yung law of Moses na hindi makapagligtas. Uh-huh. Ito, hindi mo, Elena, kung ano yung batas doon. Ano po ba yung law of Moses na sinasabi mo? Yung kautusan ni Moses, sabi nga sa Biblia, na ano bang law of Moses? Yung ibinigay ng Diyos sa kanya. Pero ang sabi sa Biblia, ang kautusan ni Moses ay hindi nakapag-justify sa tao sa harapan ng Diyos, kundi ang pananampalataya ng tao ang nakakapag-justify ng tao sa harapan ng Diyos. Yun po. Bibigay ko sa iyo mga verses mamaya. Okay. So ano yung tinutukoy mo na law na nagpapakilala ng kasalanan? Kasi ginamit mo rin yung ano eh, ginamit mo rin yung word na kasalanan or sin. So paano natin malalaman without the law na tayo ay magkasala? Ayun, kung nagkasala ka ayon sa kasalanan, ayon sa batas ni Moses, ang kasalanan na yon ay ipapatong sa iyong nagawang kasalanan. Kaya nga kung hindi ka nakagawa ng kasalanan ayon sa kautusan ni Moses, ikaw ay justified sa kautusan, hindi sa Diyos. Hindi, naintindihan po, hindi sa Diyos ikaw ma-justified, kundi sa kautusan ni Moses. Kaya sabi sa Biblia, okay. Okay, so binabanggit mo yung law of Moses. So, hindi talaga makapagligtas. Yung ano ba yung tinutukoy mo na batas na nagpapakilala? Yung law of Moses kasi ang pag-uusapan, yun yung mga seremonyas eh. Yung paghahandog, yung mga kapistahan nila. At ano din yung batas na nagdadaan? Okay. Time na po, wala na tayong oras. Okay, at dyan nagtatapos ang cross-examination ni kapatid na John Rex para kay kapatid na Larry Arias ng Baptist. Kapatid na John Rex ng SDA, handa na po ba kayo para sa iyong 15 minuto para sa rebuttal stand? Okay, so magandang gabi po sa lahat ng mga viewers. So, malinaw po na inahayag sa ating kaibigang Baptist na para tayo ay mailigtas, tayo ay kailangan ng good works. At saka isa pa kapatid, paano natin malalaman na tayo ay mayroong good works? So, ngayon, gagamitin ko po ang 10 utos. Kasi sa 10 utos, ito po ay hahati sa dalawa. Sabi diyan, John 14:15, sinasabi na, if you love me, keep my commandments. So pag commandments yung pag-uusapan kapatid, alam ko malawak, maraming commandments. Pero yung sinabi sa Bible na love your neighbor as yourself and love God above all,
So yan po ay tumutukoy doon sa 10 utos. So kaya ang batas, kung ating pag-aaralan, ito po ay nagdadala sa atin kay Kristo. Babasahin natin sa Galatians 3 verse 24 to 25. Therefore, the law was our schoolmasters shall bring us unto Christ. We might be justified by faith. After faith comes, we are no longer under the schoolmasters. So dito malinaw po na sinasabi na yung batas. Eh sabi niya, law of Moses lang yung ano. Pag law of Moses yung pag-ausapan kapatid, yan po ang mababasa natin sa Hebreo 10 at saka Hebreo 9. Na yung mga talata na yan, yan yung pinako sa cross. Kasi wala talagang ma-justified diyan. Yung mga paghahandog ng tupa, yung mga pag-alay sa mga yung mga feast nila na mababanggit diyan sa Leviticus 23. Pero yung batas ng Diyos na siya talaga mismo ang sumulat, pero hindi kasi ito yung paksa, i-quote ko lang ito. Para maliwanagan po natin na kailangan talaga na alam natin kung ano yung batas at ano yung kasalanan. So, ngayon babasahin po natin ang Romans 7:7. What shall we say then? Is the law is sinful? Certainly not. Nevertheless, I would not have known what sin had been at sin for the law. So sabi dito na ang batas ba ay kasalanan? Hindi nawa mangyayari. Kaya kapatid, sabi dito ni Apostol Paul na dahil sa kautosan, ako ay nagkakaalam. Ako ay nalaman ko ang kasalanan. So sabi niya, repent ye therefore and be converted. Sabi niya sa payag kanya, tama talaga yun. Pero kailangan i-specify natin kung ano yung law na hindi makapag-justified at ano din yung law na makajustified. At sa payag niya kanina na pag ang tao ay ligtas na, so kailangan na ng good works. So salamat po kapatid sa confirmation na pag ang tao ay maligtas na, kailangan talagang gumawa. So kaya nga sa Revelation 14 verse 12 na yung description ng mga banal. Here is the patience of the saints. Keep the commandment of God and the testimonies of Jesus. So salamat po sa suporta. So ibig sabihin na yung kaligtasan, so kailangan talaga ng pagsunod para tayo ay kalugod-lugod ng Panginoon. Gagawa tayo ng mabuti. Paano natin? Anong batayan natin? Na tayo ng kabutihan. Nakabatayan doon sa Ten Commandments. Bakit? Ano yung nakasa doon sa Ten Commandments? Dito tayo sa kasi yung pagmamahal sa kapwa. Igalang mang iyong ama at ina. Huwag kang magnaka, huwag kang magpatay, huwag kang mangangalunya. Yan, pag isunod mo yan, so ibig sabihin, yun yung bunga ng iyong pananampalataya. Kaya nga sabi dito sa sabi dito sa James, James 1 verse 22, datapwat magiging magatubad tayo ng mga salita, huwag tagapakinig lamang. Iyong dinaya ang iyong sarili. So, sabi po dito, pag narinig natin ang tungkol sa kautosan, kailangan po tayo ay gagawa. So, sa payag na kanina, hindi na daw kailangan, kaya nalilito ko kung ano ba talaga, gagawa o hindi. So, ang Biblia kasi kapatid, hindi dapat magkakontra-kontra yan. Kailangan talaga saliksikin talaga ng mabuti para hindi tayo yung mailigaw. Kasi kung sasabihin natin na wala na tayong gagawin pa, pagsabi kasing wala na talaga. Hindi mo nagagamitin pa ng gagamit ka pa ng good works, siligtas ka na eh. Kaya ngayon nililinaw po sa presentation ng Seventh-day Adventist na sa kaligtasan, tama yan. Walang ibang makapagligtas kundi ang Panginoong Hesus lamang sa pamamagitan ng biyaya. Pero hindi lang kasi hanggang doon. May grace, may faith,
My works. So yung tatlo, ang ano na yan, hindi talaga, kung sa Bisaya pa, dili tadawat limpyo ba? Na sitting pretty lang tayo, tayo maligtas. Sabi mo kanina, na kailangan talaga ng good works. Salamat sa suporta, ginamit ko rin yung verse na yan. Kaso lang hindi mo kasi masyadong naunawaan. Kaya nagkagulo-gulo na yung ano mo kanina. So, ngayon, naliwanagan ako na kailangan talaga ng good works at kailangan ng pagsunod sa batas ng Diyos. Kaya, i-specify natin kung ano yung batas ng Diyos at ano yung law of Moses. Kasi, may diferensya yan eh. Pag ceremony, pag sanctuary doctrine yung pag-uusapan natin, doon yan maano, kaso lang hindi yung kasi yung topic, so focus tayo sa topic. So kaya nga sa ano na yung sa pananampalataya, una-una talaga makarinig tayo sa mga pangaral. Karinig, nagsisi, tumalikod sa kasalanan, at sumunod sa utos. Bakit? Ano yung kasalanan? Sin is the transgressions of the law. Kahit sa Google kapatid, lalabas yan. Pati yung Bible verse. Kaya ang batas ng Diyos, yung sabi mong ipinako, sinabi mong ipinako sa cross, hindi kasali ang sapong utos dun. Kasi ang sapong utos ay nahahati sa dalawa. Pagmamahal sa Diyos at pagmamahal sa kapwa. Sabi ni Christ, if you love me, keep my commandments. Love God above all and love your neighbor as yourself. So para makita natin yung good works, mag-glorify tayo ng Panginoon, so we need the law. Na ito yung sumasalamin, ito yung nagapadala sa atin kay Kristo, doon sa, na tayo ay makapagsisi, kasi sabi ni Apostle Paul, sin is the transgressions of the law. Pero hindi po ibig sabihin na ang batas ay kasalanan. So, kaya, ginamit ko nga kanina si Noah. Dahil sa kanyang pananampalataya, dahil sa kanyang pagsunod, naligtas sila doon sa baha. Kaya sa atin kapatid, hindi tayo dawat limpyo lang na pag natanggap natin si Kristo, wala nang mga gawa. Hindi natin pagkukontra-kontrayan yung mga talata kapatid. Kaya sa pag-aaral ng salita ng Diyos, kailangan talaga una open-minded tayo. Una hilingin natin sa Panginoon na bigyan tayo ng guidance ng Holy Spirit para hindi tayo malinlang. Tama yung mga pamahayag mo kanina. So, suporta ako doon. Pero yung sabi mong wala nang gawa, ayan ay hindi ako suporta doon. Kasi kukontrayan doon sa sinasabi mo sa ano? Kukontrayan doon sa sinasabi mo sa Matthew 5 verse 16. So, kailangan ng gawa, pero yung gawa na yon tama, hindi yun sa atin. Yun ay bunga ng ating pananampalataya. Yun ay ibinigay ng Diyos. Yung krasya na sinasabi diyan, na hindi pa tayo pinatay ngayon dahil sa ating kasalanan. Binigyan tayo ng duration na tayo ay makapagsisisi. O tama, hindi natin maabot yung standarte ng Panginoon. Pero anong sabi niya? You must be perfect as your Father in heaven is perfect. So, yun ay hamon talaga ni Jesus Christ sa mga mananampalataya na sabi niya pa sa ibang mga salita niya na kung hindi natin mahigitan ang mga pariseyo at iskriba, hindi tayo makakapasok sa karya ng langit. Bakit niya sinabing ganun? Kasi ang mga iskriba, mga lawkeepers yan sila. Kaso lang, ang nangyari sa kanila, naging mayabang na, yun yung sinasabi mo, na hindi sa ating mga sariling gawa, pero hindi lang kasi hanggang doon yung talata ng Biblia, hindi lang yun ang nakasulat. Kung yun lang talaga kapatid, wala na tayong dapat pag-usapan pa. Close. Pero maraming mga talata kapatid na hindi natin dapat kaligtaan yun. Lalo na pag tayo nangangaral, nako. Terrible yan pagka hindi natin maipresent sa mga tao nang maayos yan. Nasa atin nakasalalay ang mga kaligtasan ng tao. Susunod. Kaya kapatid, sa gabing ito, maano natin, yung sabi mong hindi ko natayuan yung paksa. So, pag salvation yung pag-uusapan kapatid, broad talaga yan. Meron yang mga, kung sa katawan pa, merong mga bahagi-bahagi yan na hindi mo dapat kaligtaan. So, kailangan ng good works, kailangan ng pagsunod.
So sabi pa dito sa ano, sabi pa dito sa kuan Ecclesiastes 12 verse 13, ito ang wakas ng mga bagay ay lahat na narinig, ikaw ay matapos sa Diyos at sundin mo ang kanyang mga utos sapagkat ay kanyang utos sapagkat ito'y buong katungkulan ng tao. Pag diretsuhin mo sa 14, ang lahat ng mga gawa ay dadalhin sa hukom. So, kung ang mga gawa pala ay hindi na kailangan, bakit sinabi pa sa kon? Sinabi pa sa Ecclesiastes 12 verse 14, ang lahat ng mga gawa. So, ibig sabihin, na tayo ay gagawa ng mabuti, anong batayan? Yung 10 utos. Hindi yung loob mo sis na sinasabi mo. Yung loob mo sis na sinasabi mo, yun po yun ang yung mga paghahandog ng tupa, ng mga hayop, dugo ng hayop. Yung mga seremonyas na sinasabi doon sa Leviticus 23. Yun po yung napako. Pero yung batas na nagpapakilala ng kapatidan, yan po ay nagpapatuloy. Kaya kung napansin mo yung pagkukunasa sa inyo yan, yung doktrina na yan, ang batas ng Diyos o sampung utos ng Diyos nasa loob ng kabanyan. Yung mga seremonyas na yun nasa labas, pero kaso lang hindi talaga yung topic talaga natin, pinapaliwanag ko lang po kung ano yung batas na tinutukoy doon. Tsaka yung baptism, kasi kinuot ko lang yun, pero wag mong sabihin na hindi ko alam, alam ko yun. Baptism and spirit and water. Hindi ko lang talaga specific talaga doon kasi ang role, kailangan kung ano yung nakaano doon, kung ano yung na-present ko, doon lang talaga magtatanong. So, kaya kapatid, ito naman ay hindi talaga sa pilitan kung tatanggapin mo o hindi. Ang aming pagsunod kapatid, hindi po kami nagmamayabang na kami as Sabbath keeper. Ito po ay bunga ng aning pananampalataya. Ito po ay hindi po kami nagmamayabang na kami mga mababait na lahat. Hindi. Mali yan, mali yan. Kahit ako mismo, makasalanan ako. Kailangan ko rin si Kristo para ako'y maligtas. Kaya tayo ay i-present lang natin sa mga tao kung ano talaga yung paano talaga mailigtas ang tao. So, pananampalataya, kailangan ng gawa, sinasabi mo, at saka yung gawa na makakalugod doon sa Panginoon. So, mag-glorified yung Panginoon. Kaya, dyan, so malinaw na po na ipanapaliwanag ko yung mga verse na yun. So, at magandang gabi po sa lahat at hanggang dito lang. Sige po, at dyan nagtatapos ang rebuttal stand ni kapatid na Rex Ladaran ng STA. At dadako naman po tayo para sa 10 minutes cross-examination ni kapatid na Larry, pangalawang cross-examination ni kapatid na Larry Arias ng Baptist. Kapatid na Larry, handa na po ba kayo para sa iyong huling pagtatanong? Yes, moderator. Sige po, time start now. Okay, actually magulo yung presentation mo, no? So, unang tanong, dahil pwede na magtanong ng anumang tanong patungkol pa rin sa kaligtasan, ito yung tatanong ko sa iyo. Hey, bro John Rex, sino ba ang tagapagligtas niyong mga iklari? Okay. So, ang aming pong tagapagligtas ay si Jesus Christ. Kami po ay naniniwala at nanampalataya kay Jesus Christ. Okay, amen. So, ilan ang tagapagligtas ng inyong kaluluwa? Isa lang po, si Kristo. Sa mamagitan ng kanyang pangalan, tayo ay mailigtas. Pero hindi po ibig sabihin na ano, hanggang doon na lang. Kasi sabi niya, hindi po lahat ng tumatawag sa akin, Panginoon, Panginoon, ay makapasok sa karian ng Diyos. Hindi lang po tayo hanggang pananampalataya lang, so kailangan na may bunga. Ayun po sa sinasabi mo kanina. Next question, please. Ayun. So, inaamin mo na ang kautusan ay hindi makapagligtas. Inamin ko ang kautosan ay hindi makapagligtas. Ito ay nagpapakilala ng kasalanan at ito po ay nagdadala sa atin kay Kristo. Okay. Thank you. So, naniniwala ka ba na ikaw ay makasalanan? Yes or no? Yes. Yes. I'm a sinner.
Kaya nga kailangan ko si Kristo eh. Kailangan ko ng kapatawaran. At kailangan ko rin ng batas. Para yun ang batayan, ayun ay nagpapaalala sa akin na oy nagkasala ka sa ganito ganyan. Para makapaghingi ako ng tawad. Kasi yun ang sinasabi sa Galacia na yung batas, yun ay magdadala sa atin kay Kristo. At tayo'y maaaring ganap sa pamamagitan ng pananampalataya. Next ko, kapatid, question, please. So, ibig sabihin, ligtas na ngayon, bukas maaaring hindi na. Tama po ba? Pagligtas po na ang pag-uusapan, kapatid. So, hindi pa kasi tapos yung laban natin. Sa kaligtasan, ang Panginoon lang nakakaalam. Hindi tayo mag-judge sa ating sarili na ako'y ligtas na. Hindi po pa alam yung bukas. Yan lang po, kapatid. Next question, please. Okay. Ayon sa Biblia, ano ang kabayaran ng kasalanan? Dahil inamin mo na ikaw ay makasalanan, ano ngayon ang kabayaran ng kasalanan ayon sa Biblia? Okay. Ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Tama po yun. Yung sabi doon na ipinagkaloob ng Diyos na buhay na walang hanggan. So, ang ano diyan, alamin natin kung ano yung kasalanan. Pag hindi tayo nakapagsisi, wala tayong pananampalataya, o nanampalataya man, pero hindi tayo sumusunod sa kalooban ng Panginoon, hindi po tayo maliligtas, kapatid. Yan po talaga ang tama talaga diyan. Okay po, next question. Dahil kamatayan ang kabayaran ng kasalanan, sino ngayon ang tatawagin natin para hindi tayo maparusahan sa kamatayan, okay, sa impyerno? So, ang tatawagin natin, pananampalatayan, si Kristo. Pero hindi lang kasi hanggang doon ang sinabi niya. Kung babasahin mo John 14 verse 15, sinasabi po, if you love me, keep my commandments. Hindi lang hanggang pananampalataya. Alam mo kung bakit? Para lang binadaya natin ang ating sarili na tumitingin tayo sa salamin at tayo naniniwala. Sabi dito sa Juan, sapagkat sino man ay tagapagpinig ng salita, ay hindi tagapagpad. So, sinabi mo na si Kristo ang tatawagin, pero hindi pa pala sapat si Kristo, kaya kailangan gumawa para sa kaligtasan. Tama o hindi? Okay. So, ayon sa sinabi mo kanina, sa pahayag mo, sa iyo talaga nang galing, na yung mga maligtas na, kailangan ng good works. Kaya, sinundan kita doon sa talata mo yun, na sa kaligtasan, kailangan ng good works para maluwalhati ang Panginoon. Okay. Hindi ang ating sarili. So, inaamin mo ngayon na sumampalataya, ligtas na. Hindi lang hanggang doon, kapatid. Kasi kung babasahin natin ang basahin natin ang James 2 verse 14 to 26, sinasabi na faith without work is dead. So, hindi po natin masasabing sumampalataya lamang. Kailangan yung pananampalataya natin ay buhay, hindi patay. Kaya sabi mo nga kanina, good works, repentance. Yun ang bunga na may pananampalataya ka. Next question. So, inaamin mo ba na ang paggawa ay bunga ng kaligtasan? Opo. Bunga po yan. Bunga din po na ikaw ay nananampalataya sa Panginoon. Kasi pag wala tayong bunga, walang good works, kahatulan tayo, kapatid. Kaya okay, sinasabi din sa Revelation, behold, I will come quickly and my reward is in my hand. Sabi doon na ang lahat ng mga tao ay huhukuman ayon sa kanyang mga gawa. Sabi mo. Okay, next question. So, inaamin mo ngayon na bago pa gumawa, eh, ligtas na ang tao. Okay, kapatid. Kung ligtas na yung pag-uusapan, wala yan, ikaw sabihin mo, ligtas ka. Saan ba dinadala yung mga ligtas na? Kaya sinasabi ko, hindi pa ako ligtas sa ngayon kasi nasa lupa pa tayo. Ang mga ligtas na, taong ligtas na, dinadala na sa langit yan. Yun po, okay, yun po ang sagot ko. So, kaya mo bang iligtas ang iyong sarili mula sa impyerno? Yes or no? Hindi.
At saka hindi ko rin po sinasabi na hanggang sa paggawa lang. Kung nadinig mo yung pahayag ko kanina, faith and works. Tatlo nga yung ginamit ko eh. Faith and works and grace. Kaya sabi ko kanina, hindi tayo dawat limpyo lang kung sa Bisaya pa. Nasiting pretty pag tayo ligtas, ligtas na wala nang gawa. Okay. Sabi mo, hindi mo kayang iligtas ang iyong sarili. Hindi natin kayang iligtas ang ating kaluluwa mula sa impyerno dahil sino lamang ang tagapagligtas, tayo o si Kristo? Ang kautosan okay. O si Kristo? So, si Kristo ang tagapagligtas. Anong role ng batas? Ito po ay nagpapakilala ng kasalanan. Sinabi mo nga kanina na magsisi sa kasalanan. What is sin? Sin is the transgressions of the law. If there is a law, there is a sin. Kung may kautosan, kung may paglabag, so yun ay kasalanan. Next sabi, question. Okay. So inaamin mo na si Kristo ang tagapagligtas, hindi ang kautosan. Tama ba? Okay. Ang role ng kautosan, yun po ang papakilala sa kasalanan. Si Kristo ay siya ang tagapagligtas. Pero hindi po, ibig sabihin na wala na ang kautosan kasi hindi po mag-harmonya yan sa John 14 verse 15. At saka sinabi mo rin kanina, okay. Nasusunod sa utos. Next question. Okay. Alam mo ba bilang ito ang dahilan kung bakit nagkatawang tao si Kristo at mabayubay sa krus? Yes or no? Alam po. Dahil po sa ating kasalanan. Yun po ang ano dyan. Pero hindi po kasi tayo na pag narinig natin hanggang dinig lang. So they believe Jesus Christ as a personal savior. Kaya nga ako nagpabaptize. Kaya nga ako nagsisi. Pero yun po ang bunga ng aking next pananampalataya. Next question, please. Okay. So, ilang oras na po? 1 minute? May 1 minute and 34 seconds. So, sino ang pinunta ni Kristo dito sa lupa? Ang mga matuwid or ang mga makasalanan? Okay. So, ang pinunta ni Kristo dito, kapatid, ang mga makasalanan. Pero take note, bakit sila nagkasala? Dahil may paglabag. So kaya sinabi ni Kristo, if you love me, keep my commandments. So, tapos sabi din sa Galatians na Juan, na sinasabi na ang kautosan yun ay magdadala sa atin kay Kristo. Tayo ay we are justified next by faith. Next question. Okay, wala yan. Yan, hanggang dyan lang po yung tanong ko, moderator. Sige po, at dyan nagtatapos ang ikalawang cross-examination ni kapatid na Larry ng Baptist. Sige po, dumako na tayo sa ating sunod na magsasalita para sa rebuttal stance. Okay po, kapatid na Larry, time start now. Okay, mapagpalang gabi po ulit sa bawat isa sa mga nanonood. So, itutuloy po natin ang pagpapaliwanag kung paano ang paraan ng kaligtasan ayon sa Biblia. Marami siyang sinasabi, agree siya na ang Panginoong Hesukristo lamang ang tagapagligtas. Kapag sumampalataya ka sa Panginoong Hesukristo, ligtas ka na. Pero hindi daw hanggang doon lang. Tama po yun. Yung pagiging Kristiyano ay hindi lamang hanggang doon sapagkat inutusan sila na gumawa dahil sila'y anak ng Diyos. Hindi para maligtas, kapatid. Binigyan mo ako kanina ng ibang salita na hindi ko naman sinabi. Sinabi mo sa akin kanina na kailangan gumawa ng tao para maligtas. Hindi ko po yun sinabi kasi nungalingan po yun. So, ang sabi niya kanina, kapag ang tao ay naligtas, kailangan niya ng gawa. So, ginamit niya ang past tense na naligtas na daw ang tao sa pamamagitan ng pananampalataya sa Panginoon. So, tapos sinabi niya, hindi lang hanggang doon. So, ligtas na nga sa pananampalataya, sinabi niya, pero hindi lang doon. Ibig sabihin, hindi sapat ang kanyang pananampalataya, hindi sapat ang nagawa ng Panginoong Hesukristo sa krus ng Kalbaryo, kaya kailangan niyang gumawa para ngayon sa kanyang para sa kanyang kaligtasan. Kasi nga kung naniniwala ka na ang Panginoong Hesukristo ay napako sa krus, namatay, nabuhay muli para sa iyo, mga kapatid, maniniwala kang sapat na ang nagawa ng Panginoong Hesukristo sa krus ng Kalbaryo
para sa iyong kaligtasan. So ang Panginoong Hesukristo ang gumawa ng kaligtasan nating mga tao at hindi tayo ang gumawa. Kaya huwag mo nang dagdagan yung nagawa ng Panginoong Hesukristo sapagkat perpekto ang nagawa ng Panginoong Hesukristo sa krus ng Kalbaryo. Kaya nga ang kaligtasan, sabi sa Biblia, by faith, by the law of faith, hindi by the law of works, hindi by the law of hindi by the law na ay ibinigay kay Moses, hindi ho. Malinaw ho sa Biblia. Sabi pa niya, ayun nga sa pamamagitan daw ng pananampalataya, naligtas ang tao. O, inamin niya yun kanina. Sa pamamagitan ng pananampalataya, ligtas ang tao. Pero inulit niya, hindi lang daw hanggang doon. So sinabi nga niya, ligtas na nga ang tao eh. Pero may karugtong pa pala. Kailangan ng additional good works para maligtas. Ibig sabihin, hindi talaga sapat para sa kanila ang kaligtasan. Sapagkat kung tatanungin mo sila, eh si Kristo lamang ang tagapagligtas. Pero kung tatanungin mo naman ilan ang tagapagligtas, sabihin nila isa lang. Pero ang sabihin nila, ligtas na kami sa pananampalataya. Pero kailangan ng good works para makumpleto ang kaligtasan. So, inaamin nila na hindi talaga sapat ang Panginoong Hesukristo para sa kanilang kaligtasan. Kaya kailangan nila ngayong gumawa, kailangan nilang maghirap para idagdag doon sa nagawa ng Panginoong Hesukristo sa krus para mabuo ang kanilang kaligtasan, mga kapatid. So ang sabi sa Biblia, malinaw, inamin niya kanina na lahat na siya ay makasalanan at si Kristo ay napunta para sa mga makasalanan. Inamin niya na lahat ng tao makasalanan at ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Tamaan po naman yon na ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Yung ang sabi sa Romans 6:23, "For the wages of sin is death, but the gift of God is eternal life." Alam niyo po yung mga Pariseo at Eskriba, mga hipokrito yung tawag ng Panginoon. Ginagawa nila ang kautusan, pero sila ba ay justified sa harapan ng Diyos? Hindi sila justified sa harapan ng Diyos kahit ginagawa nila ang kautusan ni Moises. Hindi sila naging justified. Bakit? Hindi nga nakakapagligtas ang gawa ng tao. Ang nakakapagligtas, kapatid, ay yung gawa ng Panginoong Hesukristo sa krus ng Kalbaryo. Madali lang ho ang hinihingi ng Panginoon. Pananampalataya mo lang para sa iyong kaligtasan. Ngayon, saan yung good works? Para saan yung good works? Dahil ikaw na ay anak ng Diyos, gumawa ka para sa kaluwalhatian ng Diyos, para maluwalhati ang Diyos, para maging masaya ang Diyos sa buhay mo bilang Kristiyano. At never sinabi sa Biblia na gumawa ka para sa iyong kaligtasan. Ginamit din niya kanina sa kanyang mga sagot na nasa kanyang rebuttal na ang kaligtasan daw ay faith without works is vain, is dead. Faith without works is dead. Saan yun naging patay? Saan siya naging patay? Sa tao ba? Or sa Diyos? Kasi nga, ang Diyos ay nakita niya ang pananampalataya mo. At anong sabi niya dito sa Biblia? Ang sino mang sumampalataya ay hindi na mapapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Doon pa lang nakikita na ng Diyos ang genuine faith ng tao kung yun talaga ay may totoong pananampalataya sa kanya. Ngayon, kung babasahin natin yung context sa James 2, yun pala ay tumutukoy na ang pananampalataya ay patay sa harapan ng tao kung walang gawa. Bakit hindi nakikita ng tao ang pananampalataya mo? Kaya kailangan mo ngayong gumawa para makita ng tao yung kung totoo bang may pananampalataya ka sa Panginoon. Kaya nga sinabi ko kanina, "Let your light so shine before men that they may see," para makita nila ang iyong good works. Para makita, "that they may see your good works, glorify your Father which is in heaven." So makikita ng iyong mga kapatiran ng tao ang iyong pananampalataya sa Diyos kapag may naglilingkod ka sa Diyos, kapag ginawa mo ang kalooban ng Diyos. So kung pagdating sa Diyos naman, mga kapatid, nakikita ng Diyos ang iyong pananampalataya. At yung pananampalataya na yun ay sapat na para sa kaligtasan. Kaya hindi ko sinabi, Bro John Rex, mali yung paratang mo sa akin kanina, na sinabi ko na kailangan gumawa para maligtas. Wala akong sinabi. Kailangan gumawa dahil anak ka na ng Diyos. Hindi mo kailangan gumawa para maligtas. Kundi ang tama yung sinabi ko din kanina, na ang paggawa ay bunga ng kaligtasan. Ibig sabihin pala, bago gumawa, ligtas na ang tao dahil sa pananampalataya. Kaya ang conclusion ngayon, ang tao talaga ay naligtas sa pananampalataya at hindi sa mga gawa. Kasi ang gawa ay bunga ng pananampalataya. At ito ang patunay bilang sa Biblia na yung hindi gumawa ay ligtas, righteous na sa harapan ng Diyos. Bakit?
Napakita natin kanina yung mga eskriba at pariseo, gumawa sila pero hindi justified sa harapan ng Diyos. Gumawa sila pero hindi justified sa harapan ng Diyos. Ngayon, tignan naman natin kung may taong sumampalataya at hindi gumawa pero righteous sa harapan ng Diyos. Ito ang sabi sa Matthew, sa Romans 4, verse 2. For if Abraham were justified by works, he had whereof to glory, but not of God. So ang sabi dito, kung si Abraham ay na-justified dahil sa gawa, mayroon dapat siyang ipagmamayabang. Pero hindi sa Diyos. Diba? Kung siya ay na-justified sa kanyang gawa, sa kanyang sarili yon, hindi para sa Diyos. Kasi nga, ma-justified ka sa pananampalataya, kapatid. Sa pananampalataya pa lang, justified ka na sa harapan ng Diyos. Pero ang sabi dito, for what saith the scripture? Ano ang sabi ng kasulatan? Abraham believed God and it was counted unto him for his righteousness. Siya ay sumampalataya sa Panginoon. At ano ang sabi? It was counted for his righteousness. Ibinilang sa kanyang pagiging matuwid, kapatid. Ibinilang sa kanyang pagiging matuwid. Not to now to him that worketh is to reckon reward not to reckon. Pero kung gumawa ka pala, ang tawag doon, may kapalit yun, yun, reward ang tawag doon, mga kapatid. Kaya naniniwala tayo na ang kaligtasan ay biyaya, regalo ng Diyos, sampalatayahan mo lang. Hindi mo na kailangan paghirapan. Kasi kung paghirapan mo yan, hindi na yan regalo, kundi reward na po yan. Sapagkat ang sabi sa Biblia, for the wages of sin is death, but the gift of God is eternal life through Jesus Christ our Lord. Sinabi bang reward? Gift, tanggapin mo na lang, sampalatayaan mo na lang ang ginawa ng Panginoong Jesus Kristo para ikaw ay maligtas, kapatid. Ano pa ang sabi dito? Sa verse 5, but to him that worketh not, but to him that worketh not, but believeth on him that justifieth the ungodly, his faith is counted for his righteousness. May sinabi pang paggawa para maging righteous ka sa harapan ng Diyos? Hindi ho, pananampalataya ang nakakapag-righteous ng tao sa harapan ng Diyos. At anong sabi sa Biblia? Dahil hindi ka righteous, ikaw ay hindi nakakaabot sa kaluwalhatian ng Diyos. Paano ka maging righteous? Binasa ko kanina sa unang stand na para maging righteous ka, sumampalataya ka sa Panginoong Hesukristo. So, hindi alam ng ating kalaban kung paano talaga ang paraan ng kaligtasan. Kasi ang nangyari dito, Jesus plus good works is qualification. Yun ang turo nila. Pero naniniwala ang Biblia ay nagpapaliwanag ng malinaw na ang kaligtasan ay sa pamamagitan lamang ng Panginoong Hesukristo. Ano pa ang sabi sa verse 6? Even as David also described the blessedness of the man unto whom God imputed righteousness without works, kapatid, without works. Walang gawa. So ang tao pala ay ma-justified sa pamamagitan ng pananampalataya lamang sa Diyos. Ngayon, kahit wala kang gawa daw, is justified ka pa rin sa harapan ng Diyos. Pero bilang Kristiyano, kapatid, hindi namin tinuro dito dahil ligtas ka na, huwag ka nang gumawa, kapatid, mali yung paratang mo kanina. Hindi namin sinabi na dahil ligtas ka na, dahil sumampalataya ka na, tumigil ka sa paggawa ng mabuti. Inutos niya ng Biblia sa mga sumampalataya na yung kumilala sa Panginoong Kristo, kailangan gumawa ng mabuti para sa kaluwalhatian ng Diyos, hindi para sa ikaliligtas. Ilang beses ko yan sinabi, na ang kaligtasan ay sa pananampalataya. Ngayon, anong sabi sa Biblia? Hindi nakapag-justified ang kautusan. Bakit? Ano ang sabi sa Galatians 3:11? But that no man is justified by the law in the sight of God. So, ang paggawa, kapatid, ay hindi nakakapag-justified sa paningin ng Diyos, sa harapan ng Diyos. Kaya kung titignan mo yung mga pareseyo, ginaganap nila ang kautusan, pero hindi sila justified sa harapan ng Diyos pagkat wala silang pananampalataya, wala silang pagmamahal. Ano pa ang sabi? Si Kristo ang nagpa-justified ng tao sa harapan ng Diyos. Si Kristo lamang ang nakapag-justified, kapatid. Kaya sampalatayaan mo ang nagawa ng Panginoong Hesukristo at hindi ka dapat magtiwala sa iyong nagawa, kundi doon sa nagawa ng Panginoong Hesukristo. Ang sabi sa Acts 13:31, and by him all that believe, lahat ng sumampalataya,
are justified from all things. Justified sila from all things, mga kapatid. Yung mga sumampalataya, hindi sinabi ito na yung mga gumagawa. From which he could not be justified by the law of Moses. Binanggit niya yung mga law of Moses kanina, mga ceremonial daw. Ano pa ba yung kautusan ni Moses? Marami ho. Pero ang sabi doon, hindi daw makakapag-justified yung kautusan ni Moses. Sinabi niya kanina, marami ng kautusan si Moses. Hindi pala yun nakakapag-justified sapagkat sinabi niya na ang batas ni Moses ay para doon sa nagkasala. So kung nagkasala ka ayon sa kautusan ni Moses, ipapatong sa'yo yung kautusan ayon doon sa nagawa mong kasalanan. Kaya kung hindi ka kung sinunod mo ang kautusan ni Moses, justified ka sa batas ni Moses, kapatid. Pero hindi sa harapan ng Diyos. Kaya ang justification papunta sa Diyos sa pamamagitan ng Panginoong Hesukristo. For by Him, we are justified from all things, ang sabi sa Biblia. Ang justification ay by faith, hindi sa law. Malinaw din po yan sa Romans 3:28. Therefore, we conclude that a man is justified by faith without the deeds of the law, kapatid, malinaw. Without the deeds of the law. Ngayon, magpakita ka ng talata, kapatid, na nagsabi na ang tao ay na-justified sa harapan ng Diyos sa pamamagitan ng paggawa ng mabuti. Wala ho dyan, mga kapatid, sapagkat sinabi mo kanina na ang law is the curse of sin. Para sa kasalanan ho ng tao yon. Kaya may batas na nakapatong. Pero pagdating sa justification, papunta sa Diyos, ang Panginoong Hesukristo ang ating kailangan, kapatid. Sabi dito, without the deeds of the law. Galatians 2:16, ano pa dito sabi? Knowing that a man is not justified by the works of the law, but by faith of Jesus Christ, even we have believed in Jesus Christ that we might be justified by the faith of Christ and not by the works of law. For by the works of law shall no flesh be justified. So malinaw, kapatid, no, na ang pananampalataya lang pala ang nakapag-justified ng tao sa harapan ng Diyos. Kaya naniniwala kami, sabi sa Biblia, John 3:16, for God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whosoever believeth in Him should not perish but have everlasting life. Ang tanong, sumampalataya ka na ba para magkaroon ka ng buhay na walang hanggan? Ang pangako ng Diyos, kapatid, buhay na walang hanggan. Pag sinabing buhay na walang hanggan, walang katapusan ho yan. Kaya dapat ngayon palang alam mo kung saan ka mapupunta kapag ikaw ay pinawian ng buhay. Sapagkat hindi mo kayang i-perfect ang kautusan, kapatid. Every time nagkakasala ka, paano kung nagkakasala ka at nakalimutan mong humingi ng tawad? Kami mga Baptist, hindi namin sinasabi na perfecto kami dahil sinasabi namin ligtas na kami. Hindi. Hindi perfecto ang Baptist, pero ang kagandahan lang, we are saved by grace of Jesus Christ. Sinners saved by grace. Sapagkat hindi kami perfecto, kaya umaasa kami sa nagawa ng Panginoong Hesukristo sa krus ng Kalbaryo. Sapagkat ang tao ay hindi kayang iligtas ang kanyang sarili sapagkat makasalanan na ang tao, kapatid. Time. Yan ho ang ano natin. Okay. At yan ang presentation ni kapatid na Larry Arias ng Baptist. At dumako naman tayo para sa cross-examination ni kapatid na John Rex, huling cross-examination. Time start now. Kapatid, so sinabi mo kanina na si Abraham ay sa pananampalataya lamang. So wala nang gawa si Abraham na justified siya ng Panginoon. Sinabi mo kanina, tama po ba? Wala na bang ginawa si Abraham? Ha? Oh, ginamit mo ayang quote kanina. Abraham. So sabi mo, sige po. Sinabi mo si Abraham, wala nang ginawa. Si Abraham may ginawa na para ma-justify ng Panginoon o wala? Ang sabi dito, walang ginawa si Abraham, kundi naging justified just by ito ng Panginoon. Ngayon, kung may mabasa ako, dahil sa kanyang mga gawa, siya ay kinakaluguran ng Panginoon, tatanggapin mo ba? Kung babasahin mo, kapatid, basahin mo at ipapaliwanag ko sa iyo. Yun ang sagot ko. Okay.
So, kasi sabi dito sa Quran, sa Hebrew 11 verse 8, by faith Abraham, when we called to place, he would later receive as an hindrance, obey, and when thought did know where we're going. So sabi dito, ang Diyos na sabi na umalis ka, yun ay command o hindi? Yun po ay utos sa taong sumampalataya. Pero bago siya gumawa, okay, may pananampalataya siya at yun ay nag-justified sa kanya. Marinaw naman eh. Justified so, by... Ibig sabihin, na pag ikaw may pananampalataya, kailangan may obedience ka, may pagsunod ka, para ikaw ay maging justified. Sarap ng Panginoon. Hindi po para ma-justified, kundi para dahil siya ay anak na ng Diyos. Wala namang sinabi dyan. Na siya ay maligtas para sa dahil sa paggawa ng mabuti. Yan po. Di. Ang punto ko kasi kapatid ganito, sinabi mo kanina si Abraham wala nang ginawa. Sabi mo, oo. Tapos po, ngayon, kapatid, sinabi mo kanina walang ginawa. Tapos ngayon sabi mo, oo. Alin ba talaga ang totoo doon? Meron o wala? Ang sabi po sa binasa ko malinaw na si Abraham ay naniwala. Moderator's time. Rule number one, categorical at saka magpaliwanag ng 20 seconds. Kapatid na Larry, dahil ay may tatlong warning na kayo, ang nagtatanong ay madadagdagan ng isang minuto. Bali, 8 minutes and 31 seconds. Sige, please answer the question, categorical question. Paulit po ng tanong. Okay. So, sa iyong pahayag kanina, gumamit ka pa ng teksto na si Abraham ay walang ginawa. Kasi sa kanyang pananampalataya. Totoo ba na wala na siyang ginawa? Wala na bang pagsunod sa utos ng Diyos? Totoo po. Pagdating sa justification, siya ay justified sa pamamagitan ng pananampalataya at hindi sa gawa. Malinaw sa binasa ko kanina. Okay. Kasi kapatid, dito sa sinasabi sa Hebrew 8:11 na siya ay sumunod. Aaminin mo na mali yung ano mo, sinasabi mo. Hindi ko po aaminin na mali yung sinabi ko. Siya ay sumunod sapagkat siya ay sumampalataya sa Diyos, hindi para maligtas, kundi siya ay anak ng Diyos. So ibig sabihin kapatid, na sa ating kaligtasan o sa ating tayo ay makapalugod sa Panginoon, kailangan tayo ay masunurin, katulad kay Abraham. Sabi mo kasi kanina, hindi tayo ma-justified sa pagsunod. Alin ba talaga ang totoo? Pagsunod o hindi? Kasi naguguluhan ako sa presentation mo. Okay. Pagdating sa pagiging justified, kapatid, pananampalataya, marinaw ang sinabi ko. For Abraham, were justified by works. Rule number one, pagsunod o hindi, categorical question, please. Paulit po na tanong. Sige po. Okay. Sabi mo kasi kanina, we're justified by faith alone. Or we're justified by faith, wala ng works. At wala ng pagsunod. Tapos sabi dito, na si Abraham ay sumunod sa utos sa kanyang pananampalataya. Alin ba talaga? Kailangan ng pagsunod o hindi? Yun, kailangan ng pagsunod bilang may pananampalataya. Malinaw po yung sagot ko. Kailangan ng pagsunod bilang may pananampalataya, hindi para ma-justify ka, kundi ikaw ay may pananampalataya at malulugod ang Diyos kapag ikaw ay sumunod. Pero so, pagdating sa kaligtasan, kapatid, pananampalataya ang kailangan ng Diyos. Okay. So, ibig sabihin, kinoconfirm mo kanina na kailangan talaga ng pagsunod sa utos ng Diyos. Tapos sabi mo kanina na ang utos ng Diyos ay hindi tayo maja-justified. Alin ba talaga ang tama doon? Maka-justified ba yung utos ng Diyos o hindi? Nakakatulog ba siya o hindi? Kino-confirm ko na sa pagiging anak ng Diyos ay kailangan ng pagsunod dahil anak ka. Pero sa pagiging, para ma-justified ka, pananampalataya ang kailangan ng Diyos. Malinaw ho ang Biblia. Okay. So ngayon, kino-confirm mo, kapag anak ka ng Diyos, kailangan mo sumunod sa utos para din tayo maja-justified. So, aaminin mo na mali yung pahayag mo kanina.
Hindi po mali sapagkat pinaliwanag ko na pagdating para maligtas ang tao, pananampalataya ang kailangan. Sa pamumuhay bilang Kristiyano, kailangang sumunod sa kalooban ng Diyos. Yun ho, malinaw, hindi ho kinokontra. Ginagamit mo kasi yung ano kanina, yung sa Santiago, ay itong sa Efesodos versikulo 8, na tayo'y pinagkaloob na tayo nangaligtas sa pamamagitan ng pananampalataya. Sinasabi ba dito na pananampalataya lamang? Yes po, pagdating sa kaligtasan, pananampalataya, they were saved by grace. Ayun niya ang turo ng baptism. Okay, may sinabi bang lamang? Kasi pag sabing lamang, wala ka nang gagawin. Pag sinabing we are saved by grace, may lamang po yun. Lamang na po yun kasi not of works nga po eh. So may mabasa ka bang lamang sa Episode 2 versikulo 8 o hanggang sa 9? May lamang bang kung nakasulat? Kung word ang babasihan, walang mababasang lamang. Pero kung ang diwa ng pag-unawa ang ating babasihan, we are saved by grace through faith, not of works. So kung not of works, faith lang ang kailangan. Yun ho ang paliwanag. So kapatid, ibig mong sabihin kung ano lamang, kung sabi mo lamang, wala na talaga. Bakit may pagsunod pa? Ayon sa iyong pahayag kanina, alin ba talaga ang tama doon? Faith by works or faith alone? Yun, uulitin ko yung aking sagot. Pagdating sa kaligtasan kapatid, pananampalataya ang kailangan ng Diyos at sa pamumuhay bilang Kristiyano, kailangan ng gawa upang malugod ang Diyos, matuwa at upang maluwalhati siya. Yun ho ang sagot. Okay, so malinaw sa sagot mo na kapag ikaw ay anak ng Diyos, ikaw ay gagawa. Tama po ba? Opo, gagawa para ay dahil anak na ng Diyos, hindi para maligtas. Kasi ligtas na nga po sa pananampalataya pa lamang. So ibig mong sabihin, yung sinasabi mo ay salungat dito sa Episode 2, versikulo 8. Paano hindi mo maiharamunin yan? Hindi ko po inaamin na salungat ako sapagkat malinaw po ang sagot ko na pagdating sa kaligtasan kapatid, pananampalataya ng tao ang kailangan. For by grace are ye saved through faith, in that not of yourselves, not of works, lest any man should boast. So pagdating sa kaligtasan, pananampalataya. Pero pagdating sa pamumuhay bilang Kristiyano, gawa ang kailangan ng Diyos. Okay, so sabi kasi kanina, i-quote mo ito, hindi sa ating mga gawa tayo mga ligtas, kundi sa pamamagitan ng pananampalataya. Eh ngayon, bakit sinasabi mo na kailangan pa ng works? Alin ba talaga ang kuan? May works o ano, may works o wala? Okay, walang works pagdating sa kaligtasan. Walang works pagdating sa kaligtasan. Ngayon, anong sinasabi ko na kailangan ng works? Sa pamamuhay bilang Kristiyano, kapatid, malinaw yung sagot ko. Ikaw lang po yung nagbibigay ng contradiction sa sarili mong tanong at pangunaw. Okay. So, kaya ko kasi tinanong, kasi gistik mo kasi doon sa episode 2, versikulo 8, akang naibing alamang, pagsabing lamang kapatid, wala na ka nang gagawin pa diyan, wala pang pagsunod. Tapos ngayon, i-clarify mo na kailangan talaga, alin ba talaga ang tama? Faith with works or faith without work? Ayun, malinaw yung sagot ko kapatid, no? Pagdating sa kaligtasan, pananampalataya ng tao ang kailangan ng Diyos. Ngayon, para saan yung utos? Para saan yung pagsunod? Dahil ikaw na ay anak ng Diyos at may pananampalataya sa Diyos. Kung babasahin natin ang verse 10, we are ordained to do good works. We are ordained to work in them. Ano yun? Yung kalooban ng Diyos. Hindi para maligtas ka, kundi ikaw ay ligtas na. Yan po. So, ibig sabihin, kapatid, gumawa ka ng paraan para ikaw'y maligtas, hindi lang sa pananampalataya lamang. Tama po ba? Hindi po tama. Wala po akong sinabing ganun. Pagdating sa kaligtasan, is pananampalataya po. Wala akong sinabing kailangan ng gawa para maligtas. Mali po yan. Okay. So, sabi mo, pagkat ikaw'y anak ng Diyos, so kailangan mo'y sumunod. Ito ba ay kailangan o hindi? Yun, pagdating sa pagiging anak ng Diyos, kailangan.
yung pagsunod. Kasi nga, para maluwalhati ang Diyos, hindi para maligtas ka, kundi anak ka na ng Diyos at gusto mong maluwalhati ang iyong Diyos. Yun po. So, kinukumpirma mo na kailangan talaga ng good works para maligtas ang tao. Hindi ko po kinukumpirma, wala po akong sinabi kapatid na kailangan ng good works para maligtas, kundi ang good works, sabi ko, bunga ng pananampalataya. At sa pananampalataya pa lamang, ayon sa verse 8, ligtas na ang tao. Yun po. Okay. So kapatid, maliligtas ba ang tao na walang mabuting gawa? Eh, yun sa ang sabi sa Biblia, maliligtas po. Time. Okay, at dyan na. Dyan na, natatapos ang huling cross-examination. Sige po, dumako na tayo sa para sa conclusion. At ang mauuna po dito ay ang second speaker, si Larry Arias ang mauuna. 5 minutes conclusion, kapatid na Larry. Yun, time start now. Ayun, maraming salamat po ulit sa mga nanonood at sa moderator natin at kay Bro Jan Rex sa magandang tanong. At tingin naman natin ay hindi talaga tayo nagkamali sa pag-present ng ating stand ngayong gabi. At napapatunayan ho natin na may mga paratang ho siya ayon sa atin na sinabi niya kailangan daw talaga ng gawa para maligtas. Yun, malayinaw po sa Biblia na si Abraham ay sumampalataya at ito ay naibilang sa kanyang pagiging matuwid. Yo, si Abraham sumunod dahil siya ay anak ng Diyos sapagkat siya ang lingkod ng Diyos. Hindi dahil siya ay para maging anak ng Diyos, kundi dahil siya ay lingkod ng Diyos. Ngayon, dininawin ko dito na ang kaligtasan, mga kapatid, is sa pamamagitan lamang ng pananampalataya sa Panginoon. Kaya walang ibang kaligtasan, sabi ng Biblia, for there is no other name given among man that we might be saved. Yun lamang ang pangalan ng Panginoong Jesucristo. Kung walang ibang pangalan, ibig sabihin, hindi sa mga gawa, kundi sa pangalan lamang ng Panginoong Jesucristo. Ang sabi sa Biblia, kapatid, sa John 4:25, ito ang sabi dito, matitiyak mo ngayon ang iyong kaligtasan. John 5:24, ito ang sabi dito. Verily, verily, I say unto you, he that heareth my word and believeth on him that sent me hath everlasting life, wala pong katapusan, and shall not come into condemnation, hindi na daw siya mapapahamak, kapatid, but pass from death unto life. Hindi na ho mapapahamak yung mga sumampalataya sa Panginoong Jesucristo. Kaya yung mga sumampalataya ayon sa Biblia, pinagkalooban ng buhay na walang hanggan. Ang tanong ko, sumampalataya ka ba sa Panginoong Jesucristo? Kasi kung hindi mo tiyak ang iyong kaligtasan, baka maling Kristo ang nakilala mo, kapatid. Sapagkat hindi nagkamali ang Panginoon sa kanyang pangako na ang sino mang sumampalataya ay pagkalooban niya ng buhay na walang hanggan. At yung buhay na walang hanggan ho, ay regalo mula sa Diyos kapag ikaw ay sumampalataya sa Panginoong Jesucristo. Yun ho ang sabi dito sa Romans 8. Ano pa ang sabi sa Romans 8? There is therefore no condemnation to them which are in Christ Jesus. Sino yon? Yung mga sumampalataya sa Panginoong Jesucristo, who walk not after the flesh but after the Spirit. For the law of the Spirit of life is in Christ Jesus hath made me free from the law of sin and death. So, ang buhay daw na walang hanggan ay nasa pamamagitan ng Panginoong Jesucristo, kapatid. Kaya wala sa mga gawa ang kaligtasan, wala sa iyong sariling gawa, wala sa kautusan, kundi nasa pangalan ng Panginoong Jesucristo lamang. Sabi sa Biblia, we are saved by grace through faith, and that not of yourselves, it is the gift of God, not of works. Pag sinabing not of works, walang kasamang gawa mo, kapatid, kundi gawa lamang ng Panginoong Jesucristo. Kaya malinaw sa Efeso 2:8 na pananampalataya na ligtas na ang tao. Ngayon, yung gawa ay bunga ng pananampalataya ng tao sa Diyos. Ano ang sabi sa Titus? Hindi sa ating mga gawa tayo ay naligtas, kundi sa pamamagitan ng kanyang ano yun? Sa kanyang kaluwalhatian. Ano sabi sa basahin natin sa Titus? Sa Titus 3:5.
Basahin na natin. Ayun, 5-2-3-5. Not of work that we have done, but according to His mercy, He saved us. Hindi daw sa ating mga gawa, kapatid. Kasi nga, yung mga gawa ay bunga yun na yung pananampalataya. Niligtas ka na ng Panginoong Hesukristo eh. Siya ay namatay na sa krus para sa ating kasalanan. Ang gawin na lang is pampalatayaan ang nagawa ng Panginoong Hesukristo. At ang gawa, ang pananampalataya na yun ay hindi kasama sa kautusan. Yun ang sabi sa Galatians 3:12. Na ang pananampalataya ay hiwalay sa kautusan. Ngayon, kung totoo ka talagang may pananampalataya sa Panginoon, dapat alam mo, kapatid, na ligtas ka at alam mo kung saan ka mapupunta sapkat hindi mo kayang sundin ang kautusan. Yan ang problema dito. Sinasabi natin tayo ay may pananampalataya pero hindi natin alam kung saan ka mapupunta. Sabi sa Biblia, search the scripture, saliksingit mo ang Biblia, for and then ye might know that you have eternal life. Kaluwalhatian po ang Panginoon sa Kristo. Okay, 5 minuto naman para sa iyo, kapatid na John Rex. Mr. Timer. 5 minutes. Time start okay. Now. So, maraming salamat po sa lahat na nakikinig. Yan din po sa ating kapatid na Baptist, si Brother Larry. So, ngayon po ay malinaw na kanyang sinasabi na pag tayo'y anak ng Diyos, so kailangan talaga ng mabuting gawa. Kapag tayo'y iligtas, kaso lang, hindi pa, ano, na yung kaligtasan, hindi pa, si dalawang klase yung maliligtas eh. Yung maliligtas na dadalhin sa langit, at saka yung assurance ng Panginoon na yung eternal death. Yung eternal death na yun, mapuporfit yun pag pasaway ka. Pag inutos ng Diyos, sinaway mo, hindi mo sinunod. Kasi kung pananampalataya po yung pag-uusapan, kapatid, kahit ang Diablo ay nananampalataya din. So, ibig po ba sabihin na ang Diablo ay maliligtas? Dahil siya ay mananampalataya? Hindi. Bakit? Siya ay tagapakinig, hindi sumusunod. Kaya sabi mo kanina na ang bunga ng pananampalataya, kailangan talaga ng pagsunod. So, yan po ay tanggap po namin, kapatid. Kaya nga, sa pag-present ko kanina sa kaligtasan, so kailangan talaga ng pagsunod. Yun po ang bunga ng pananampalataya. Ang mga talata sa Biblia, hindi talaga yung magkakontrakan. At saka, huwag tayong kukuha na hanggang doon lang. Kasi, kung Biblia yung pag-aralan, so yun yung sinasabi sa Isaiah na line above line, precept above precept, here a little and here a little. Kaya, kung salvation yung topic, alam po mga Baptist, may concordance kayo eh. Kasi, nauna kayo kaysa sa amin, na may 18 centuries lang kay 16 or 17 centuries pa. Pero alam kong, gagamitin nyo yung concordance, nandoon yun. Kaya pag salvation yung po nag-uusapan, tapos yung doktrina namin sa Adventist, hindi naman kami talaga na ano ka, sa kaligtasan. So, kailangan talaga ng gawa. Kasi pag walang gawa, sabi mo kanina, hindi tayo makakalugod sa Panginoon. Kaya, sabi mo kay Abraham, walang ginawa. So, susunod tayo sa ano yung pinag-uutos ng Panginoon. So, ang Panginoon ay malulugod sa atin. So, yun ang bunga ng pananampalataya. Pero ito naman ay hindi talaga sa pilitan kung saan ka mananiwala, sa Baptist or sa Adventist. Ang sa amin, ang part ko, inihayag ko yung kung ano yung aming pinagkaisahan na doktrina. So I believe that we are saved by grace, not in our works. Hindi sa pagsunod, pero hindi lang hanggang doon, kapatid. Kasi imposible sa isang taong maligtas na wala talagang magawa. Kasi maging contradiction din yan sa sinasabi ng Biblia na work out your own salvation with fear and trembling. So, ibig sabihin, may effort ka. Tulad lang yan sa naliligaw ka. Naniniwala ka na yung babae, sasagutin ka. Wala ka bang effort na gagawin? Hanggang pananampalataya lang ba? Hindi. Liligawan mo yan. Gagawa ka ng effort mo. Ganun lang din po sa pananampalataya sa Panginoon. Hindi porket narinig mo yung balita,
Eh hanggang doon na lang, nalampatay ko Panginoon. Hanggang doon na lang. So kailangan meron kang hakbang, merong ano, kaya yung salvation pag-uusapan, yan po ay broad na topic. So tama yan na yung kaligtasan, yun po ay it is a gift of God. Tama talaga yan. Hindi talaga ako kontra diyan. Sang-ayon talaga ako. Kasi hindi tayo kagawa ng sariling kaligtasan, pero ang Panginoon ay merong requirements. Katulad ngayon, ano natin, halimbawa natin, COVID, may requirements sa airport, kailangan ng swab test. Pag sundin mo yun, makakasakay ka ba ng aeroplano? Pag hindi mo sundin? Hindi. Makikita mo lang yung aeroplano, pero hindi makakasakay. Ganun lang din po sa kaligtasan. May ibinigay ang Panginoon na alituntunin, kailangan mo talagang i-follow yun. Hindi hanggang, sabi mo nga kanina, na pag ikaw ay anak na ng Diyos, ikaw ay nananampalataya na, so kailangan na ng pagsunod. So salamat po sa konfirmasyon. So malinaw po na sa ating pahayag sa ngayong gabi, na hindi po tayo ay faith alone lang, kundi kailangan po natin ng bunga sa ating pananampalataya na tayo ay mga anak ng Diyos. So makikita po sa ating araw na pamumuhay. Pangbatayan po diyan ang sampung utos ng Diyos. Kasi yan po ang sinasabi na the law of God is perfect. So, the law of God is holy, righteous. Kaya kung tayo ay susunod sa utos ng Diyos, yung pagsunod sa utos ng Diyos ay hindi po sa ating sarili yun. Yun ang bunga ng ating pananampalataya diyan sa Panginoon. Na yan din ang babatayan na nakagawa tayo ng mabuti. Pero we are saved by grace. Tama talaga yan. Hindi ako kontra dyan. Bakit? Kung batas yung pag-uusapan, ang batas ay nahatol sa atin. So, pero hindi ibig sabihin na hanggang doon na lang. Ang batas, ayon kay Apostol Pablo, yun ay magpapakilala ng kasalanan. So, inihalin tulad siya sa salamin. Kaya sa Galacia, sinabi doon na the law is our schoolmaster that brings souls to Christ. Kaya sinabi ng Acts 3.19, repent ye therefore and be converted in your sin. Pag sin yung pag-uusapan, sin is the transgressions of the law. So, malinaw na po sa gabing ito, kapatid, na ang kaligtasan, kailangan ang tao ay meron din siyang gagawin. So, magandang gabi po sa lahat na nakikinig at salamat po. Magandang gabi po sa lahat.